Sa NBA, bihira nga lang na makita natin ang isang NBA team. Yung kalahati ng kanilang mga player ay panay injured. Normal nga na halos 3 to 4 lang ang nasa injured list ng mga NBA teams. Pero itong Lakers mga idol, ibahin nyo na ilang total nga ng mga nakalista sa injury list nila ay 9. Lagpas mga sa kalahati ng kanilang roster. At ayan nga mga idol, eto si Trevor Ariza, si THT, si LeBron, si Kendrick Nunn, si Austin Reeves, si Dembuya, si J-Half at itong si Anthony Davis. At itong ang mga player na ito mga idol ay wala ngang set na pagbalik or hindi pa nakaschedule ang kanilang pagbabalik sa Lakers. Kaya nga't ngayon mga idol, itong team ng Lakers ay parang nung last year lamang. Ang dami nilang injured player at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila tinitigilan ng injury. So get well soon nga para sa mga Lakers player at para rin makita na natin ang tunay na potensyal na itong team ng Los Angeles Lakers. At para nga sa ating sunod na balita mga idol, kung sa tingin nyo itong team ng Golden State Warriors ay magaling nga sa pag-drop at maghanap ng mga talent dahil sa nagawa nga nila ng mga nakarang taon, nakuha nila si Curry, si Klay Thompson at si Draymond Green, ay meron pala silang isang malaking pagkakamali na ngayon ay kanilang pinagsisisihan. Sinabi nga ng owner na itong Golden State mga idol, noong taong 2014 daw ay binabalak nilang kuwanin itong si Nikola Jokic dahil nga nakita nila ang potential neto. Pero nga mga idol, yung pick nga nila noong taong 2014 ay tinrade nga para makuha itong si Andre Iguodala. So isipin nyo na lang yon mga idol, Nikola Jokic ngayon sa team ng Golden State Warriors. Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green tapos Nikola Jokic ang lineup. Diba't pamatay na yon? Sigurot kung nakuha nga nila si Nikola Jokic mga idol noong taong 2014, ngayon ang team nga ng Golden State sigurado ay isa sa mga pinakamagagaling na basketball team na nabuo sa NBA history. Pero anyways mga idol, tanong ko nga sa inyo, sino ang mas pipiliin nyo kung babalik tayo sa panahon? Pipiliin nyo ba ang Warriors na may Nikola Jokic or mas pipiliin nyo yung dating team ng Golden State na merong Kevin Durant? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion. At para nga sa ating panghuling balita na, Kyle Kuzma ipinahiya nga ang isang Cavs fan na sinisigawan na siya at may poster pang dala na inaasar nga siya. Nakasulat nga daw sa poster nung isang Cavs fan na yon na binigay nga lang daw ni LeBron James ang championship ring dito kay Kyle Kuzma. At ang sagot nga dyan ni Kuzma mga idol na ito nga daw franchise na itong Cleveland Cavaliers ay isang walang kwentang team kung wala nga si LeBron James. At dagdag pa nga sa sugat na ibinigay ni Kuzma mga idol, na shoot niya pa ang game winner. So wala ngang magagawa itong Cleveland Cavaliers fan kung hindi tanggapin ang pagpapahiya nga sa anya ni Kyle Kuzma. Tinrashto ka na, tinalo ka pa. So ayan nga mga idol ang ating mga balitang NBA sa umagang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!